Kakaibang kwento ng mga misteryo. Kanto Misteryo. Maraming deboto ng Santo Niño ang naniniwalang ito'y sumasapi kay Sister Phil. Sabi ko, bakit ako ang gusto niyong pasukan? Marami naman dyan, mas matatalino siguro sa akin. Sabi ko, ikaw ang gusto namin dahil ikaw walang alam. 5 taon na ang nakalilipas ng unang lumuha ang imahe ng Santo Niño. Nakunan pa ng kamera ang aktwal na pagluha nito. Yan, nagpakita yan nang talagang lumuha sa dal. Siyang nalulungkot ng ano niyan dahil hindi nakakasundo sa mga linika niya sa dito sa ibabaw ng lupa. Namangha ang lahat sa kanilang nakita. Di makapaniwala na ang isang imahe na yari sa kahoy ay iiyak na tila may buhay. May mga nag-aakusa na peke ang naganap na pagluha ng Santo Niño. It's a simple phenomenon, extraordinary phenomenon. Sinuri ang estatwa ng ilang dalubhasa. Tinanggalan ito ng damit at tiluka upang malaman kung may tubo sa bumbunan patungo sa katawan ng Santo Niño. May suspetsa kasi noon na baka may naglagay ng asin sa katawan ng imahe. Posibleng nalusaw lamang daw ang asin na siyang tumagas sa mata at katawan ng imahe. Hindi mo makakaya sa konsensya ko. Na gagawin ng lalagyan ng hose doon sa ano man bagay ng parte ng katawan ng ano ng mala ninyo, hindi ko kaya ng magawa yun. Lahat naman ng bagay may peke eh. Dollar may napepeke, peso napepeke, mga product napepeke. Ang mga tao gumagamit din ng ano ng larawan ng Panginoon para mamera. Pero doon sinasaniba namin totoo ito. Hindi kami rito nakakapera, kami puro sacrifice kami rito. Matapos ang umano'y pagtangis ng Santo Niño, dumagsa ang mga deboto at maging ang mga nag-uusyoso lamang. Maging ang bulag ay nakakita. Parang isang eksena sa Biblia patungkol sa paggagamot ni Jesus. Sa kadadasal ko, sa kadadasal ko ng Diyos, at ikalawa nang dumating na siya, oras at hipan niya, ayun, hindi nagtagal, nakakita ko. Nitong nakaraang linggo, kinonsulta ng Ferong Est ang tungkol sa umano'y milagro ng Santo Niño kay Father Nonet Legazpi ng Commission on Visions and Phenomena ng Simbahang Katoliko. Napansin niya ang basang kamay ng Santo Niño. Hindi naman siya magmumoyis ng basang-basa. Ito lang, sa hands kita mo. Here, meron siya, oh. Ito na. Pero tila may bakas din ng luha sa pisngi nito. Ito sa mukha meron, sa face. Ito, oh. This is wood. Very thin. Kita mo yan? Sa noo, probably. Huwag umanong mag-isip na ito'y milagro na. Sapagkat yari sa kahoy ang katawan ng santo, maaaring sinipsip nito ang hamog na bunga ng air condition ng sasakyang pinanggalingan nito. Nang ito'y inilabas sa sasakyan, biglang nagpalit ang temperatura sa paligid na naging dahilan ng tila pawis sa mukha at kamay ng ribulto. Mas maigi pa na maging skeptika. Hindi mo ikamamatay, hindi mo ikasusunog sa ikwi ng impyerno kung hindi ka maniwala. Maari ka pang magsisi at maari ka pang masunog sa impyerno kapag madali kang naniniwala. Sino ngayon ang mas higit mong paniniwalaan? Ang pagsapi ng Santo Niño sa katawang lupa ng isang makasalanan? O ang paliwanag ng simbahan na wala namang hibala sa pagluha ng ribulto?